awareness ng movie namin. So kailangan may educated din kami sa ginagawa namin. Nag-iba yung perception ko, lalo na sa mga discrimination na natatanggap ng mga tao ito. Since introducing kayo dito sa movie na to, first, can you please share your background? Who are you before joining ito? Dragon Talent Management. Start tayo kay Mira. Mira na. Before po ako mag-start sa management and magkaroon ng first movie, Sugat Sa Dugo, nag-perform na po talaga ako, more on sa singing. Kumbaga, working student po ako dati and nag-stop-stop, aral ulit, stop ulit, ganyan. So, nakabalik ulit ako na school ngayon. Ayun po, breadwinner po ako sa family. Hi, I'm Khai Flores, and then ako po finish na po sa industry. First ko po is Kadena Ginto, best friend po ako ni Kyle Echari. Then first movie ko po, friend ako ni Joshua Garcia. And then second movie ko, Huling Hibla. And then third movie ko is Sugat Sa Dugo na lead. Thank you, Lord. And then nag-stop po ako ng pag-aaral. Pero next year, babalik din po ako. And then, yun, nagluluto po ako. Minsan, nagbebenta po ako ng mga kung ano-ano. Meron po akong shop sa Instagram. Ano yung mga binibenta mo? Yung mga damit ko po. And then yung mga luto ko po. Nung pandemic, try po akong magluto ng mga pasta, then binibenta ko po sa social media para lang kasi may income. Hindi po kasi ako sanay na walang pumapasok na kahit na 100 pesos per day. Parang nakakalungkot po. Hi, I'm Shira Tweg. And before I entered this industry, nag-aaral lang po ako. I was focusing on my studies. And then, pangarap ko po talaga maging artista. So basically, my mom, which is si Tin Ariola, one of our manager, talked to Miss Bambi. Nag-usap po silang dalawa. Tapos, ayun po, naidala po ako ni Mama dito po sa Dragon, which nag-audition din po ako. Hindi pa pala. Yeah, Victoria. Nag-audition po agad, tapos okay na po pala lahat. Tapos, ayun po, yung Sugat Sa Dugo po yung pinakauna ko po. Hi everyone, my name is Christa Jocson po. Before, normal na bata lang po. Graduate na din po ako ng tourism. And ayun, si Ms. Bams na-discover po ako through my mom sa Facebook po. And then, pinupunta niya po ako dito. Tapos, diretso na po pala agad na member na ng Dragon. So, ayun po. Ito din po yung first ever movie ko. And lumabas na din po kami. May girl group po ako. Gandaras po. Kasama ko po si Mira. Pero hindi po kami officially nag-date. Lumabas po kami sa TV5 po Pinoy. Bilang baguhan sa showbiz, ano sa palagay niyo yung pinaka-ano niyo, unique selling point niyo, and yung iniisip niyong talent na pwede niyong ma-showcase, dala-dala? Ako po kasi, mahilig po akong mag-compose ng kanta. Ayun, ako po yung nag-compose ng theme music ng Sugat Sa Dugo, hindi ka kulang. Feel ko, it's an edge as an artist na alam mo kung ano yung gawin yung craft mo and kung paano may pre-present din sa tao. So, ayun, I can sing, I can dance, I can act, and I also want to produce music. Ako po, normal lang naman po. Gusto ko po maging actor lang, na magaling na actor. Maipakita talaga yung arte. Eh. Kasi feeling ko po nowadays parang hindi na po ganun kabigat yung mga ka-actis sa mga kaedad ko po, sa teenager. Yun lang po. Ayun po. Since then, I love to sing and dance. Lalo na po nung 3 years old ako. And then, doing my events, mahilig po ako like kumanta, sumayaw sa gitna po ng maraming tao. And then,
na-realize ko kung gusto ko pong mag-acting nung nag-role play po sa mga schools, ayun po, until napunta na pong mag-perform, kanta, acting. Ako naman personally, parang ang gusto ko talaga is acting po. Pero hindi ko po naisip na makapag-perform din po pala ako, like sing and dance. So parang nasayahan din po ako din. And gusto ko din po siya i-pursue, pag-perform po. And lately lang din po, natuto na din po akong mag-compose sa help din po ni Mira. So ayun, gusto ko din po mag-produce in the future. So yeah, performing, producing, and acting. Ano yung biggest adjustments nyo nung pumasok kayo sa showbiz? Siguro yung biggest adjustments ko po is, kasi nung pumasok po ako sa Dragon, nag-graduating po ako ng SHS. So habang meron kaming taping po sa Pop Pinoy, kailangan kong i-balance yun sa school ko. And kailangan meron akong i-maintain na grades. So siguro po yung biggest adjustments ko sa family ko, sa studies ko, and sa personal life ko. Ako din po, kasi yung that time yung nagkaday ng ginto po ako, nag-aaral po ako. Honor student po kasi ako. So may kailangan ako i-maintain na grades. So that time parang pag-graduate na ako, yung grades ko nagiging 85 na 80. So may hinahabol po ang grades. So that time, parang yun, hinayaan po, andito po ako ngayon. Pero nag-graduate naman po ako na honor student na 7 awards. And then, isa pa, syempre tuwing lumalabas tayo, kailangan namin magmukhang artista talaga. Lalo na ngayon sa may movie kami, sa cinema, parang hindi kami pwedeng lumabas na maging normal lang. At tumitingin na rin kami sa mga kilos namin, pinag-aaralan na namin yung mga kilos namin. Kasi kung yung kilos namin na parang ordinary, yung sasabihin ng mga iba, ay, ganyan-ganyan, na mas maganda yung apo ko dyan. Alam niyo naman po yung sa mga Pinoy, kasi ganun din po yung lola ko eh. So, yun po, dapat maging mukhang artista and okay ka sa mga tao. Sa akin po is yung pagsasabay ng studies ko po and sa work. Kasi personally po, ayaw na ayaw ko pong bumababa yung grades ko po. Like, I never ko pong ginustong pabayaan yung pag-aaral ko. Kaya as much as possible po, I make time for both. Like, kunwari, nasa shoot po ako, tapos wala pa naman po akong scene. Nag-aaral po ako, pumapasok po sa online class. And ayun po, kaya naman. Ako naman po, sobrang dami din po sa sarili ko. Naturally po, I'm a shy person po talaga. So, pag nag-artista ka, hindi ka pwedeng mahihiyain. Yeah. So, ayun, sa pag-artista po, parang natulungan akong magkaroon ng self-confidence kasi dati po talagang wala. Ngayon, kahit pa paano, nagkakaroon na po ako ng tiwala sa sarili ko na kaya kong gawin to, ganyan. So, about this, go. Nag-i po ba yung perception nyo about HIV and AIDS after nyo gawin yung... Siyempre po, awareness yung movie namin, so kailangan may educated din kami sa ginagawa namin. Nag-iba yung perception ko, lalo na sa mga discrimination na natatanggap ng mga tao ito. Masasabi ko po na hindi ganun kadali na binu-view ng mga tao ang HIV or yung AIDS as a taboo. Kumbaga lahat kasi everything sexual dito sa Philippines is a taboo. Parang need natin sa society natin may maging more accepting para matulungan yung mga taong hinaharap yung ganung sakit. Yun din po, kasi marami talaga ng kabataan, katulad ng sinabi ko kanina, maraming kabataan na hindi na gumagamit talaga ng protection. And then, ang sabi niya, ang AIDS and HIV talaga, kasi all genders yan eh. So, kailangan na itong movie na to na minulat namin. To be honest, ang daming cases ng HIV and AIDS ngayon. Sobra. Mas marami na siya kaysa sa COVID ngayon. So, sana panoorin nyo talaga. Same lang din po sa sinabi po ni Ate Mia at ni Kuya Khai. And personally po, mas naiintindihan ko po kung ano yung HIV and AIDS. Siyempre po, para din po matuto po yung mga kabataan. Lahat, hindi lang po kabataan, lahat po ng tao kung ano po yung HIV or AIDS. Kasi po magkaiba po talaga yun. And you need to watch this po talaga kasi it's for your own good and para din po may matutunan po kayo kung ano po talaga yung meron. Ako
ako naman po, sa school naman po, napag-aralan naman po namin yung HIV and AIDS. So, aware naman po ako sa sakit na yun. Yung ginawa po itong movie, mas lalo pong lumalim yung kaalaman ko sa kanya, ay sa sakit na yun. Kasi ako po ay kapatid ng isang may AIDS. So, mas lumalim po. And parang na-portray ko po yung buhay ng may kapamilya kang may sakit na ganun. So, sobrang hirap. And for this movie, sobrang importante niya kasi sa panahon po natin ngayon, parang konti lang po yung awareness na lumalaganap sa atin. Eh, kailangan na kailangan po ito kasi nga po, AIDS is deadly. And kailangan na kailangan din po, hindi lang po sa kabataan, all genders, sa lahat po ng age, hindi po siya biro. And talking about ano this Sugat Sa Dugo, parang ako si yung nabigyan ng pagkakataon na mapanood na itong movie ninyo, kaya natuwa din ako. Kaya yung full, yeah. So kaya gusto kong tanungin si ano, unang-una si Kyle saka si Mira about dun sa eksena ninyo, di ba? So how was it? Kumbaga paano niyo ginawa yung ganung eksena na first time yung gagawin, di ba, na medyo intimate yung isin ninyo. Paano yung pinaghandaan na nag-usap ba kayong dalawa doing it? To be honest po kasi kami ni Mira, mag-friend na talaga kami. Nasimula po yung Dragons, friend na po kami. For me is mas mahirap kasi kilala ko siya. And then, yung nag-build yung pagkakilala namin, so mas nailang ako pag sa kilala ko. Eh syempre wala naman akong alam sa kanya. Yeah. And then that time kinausap ko siya. Mira, ganyan. Bago mag-take, ito yung gagawin ko. Ganyan. May tinanong ko ba sa kanyang limitation? Yes naman. Inalagaan naman po kami ni Direk Dan. And then syempre to be honest nailang po kasi hindi ko naman po ginagawin na may ilaw na may camera. So parang nakailang takes din po. Apat. Kasi hindi po namin nabibigyan ng boom yung sa camera. Kasi syempre nung una, nahiya po kami like, wala, kailangan ng spark, ng everything, balat to balat, ganun, laway to laway, kailangan na. Eh kasi nung una wala eh. So, yung pag sa ano, Mira ka lang na gawin na natin. So, paano ka nag-prepare, Kyle? Paano ka nag-prepare din sa eksena niyo? ano po? Siguro naman, di ko kumain ng longganisa or di, ano ba? Di po kumain ng ano, ng shawarma. Di po kumain ng shawarma. Yun po, nag-toothbrush. Ikaw, palaban din to si ano eh, dun sa eksena. Kasi ang mindset ko lang po dyan, syempre first time ko po magagawa, gagawin din sa movie. Parang sa movie, ganun kagad yung image. Pero beforehand po, parang naisip ko na may chance, may possibility na baka may gantong scene. And yun nga po, ang pinaka-importante siguro dyan para magawa nyo talaga is, isipin nyo hindi kayo yung piniplay nyo, ibang tao yun. So kailangan ma-portray nyo siya ng maayos. And sobrang, kailangan comfortable ka sa tao sa paligid mo, sa partner mo. Eh yun nga po, dahil si Direk Dani po, parang hindi ko in-expect na ay meron palang steps, parang move to move, sasabihin niya sa amin para mas maging maganda yung eksena. Opo, kasi that time, yung ginagawa na, wala kaming idea. Ito yung next na gawin nyo. Okay, gagawin. Parang ano na. Kunyari, nasa, Kai, balik ta rin mo. Ano ba, si Direk ba is parang inalaw kayo to do your thing? Or parang kayo mismo yung dinidirect na ganito yung gano'n niya? Opo, like parang may scene po kami ni Mira, nasa ibabaw po ko, tapos, Kai, itaas ka naman. Parang, meron din po silang parang exact lang na intimacy na gusto nilang ipakita namin. So, kailangan sundin po talaga namin yung sinasabi ni Direk. At naka-angulo po kasi yung camera, so yun. Gusto po niya maging artistic, tignan yung intimacy. At yung mga pawis po namin dun, totoo. Kasi mainit po. Totoo po yung totoo po yung pawis dun, hindi po water spray yun, totoo po yung pawis. Pero to commend you with, nakita ko yung chemistry niyan dahil. Bilang kayo yung mag-partner. Kahit naman po hindi ganun yung scene, talagang bago kami mag-take, nag-uusap na po talaga kami para mas like sa mga acting, Mira. Kung hindi ba yung isa't isa yung ka-partner ninyo, ay magagawa nyo ba yun? Asan ako?
actor, kailangan flexible. Oo, flexible. Pero, napadali. Kasi, ang gan po. Hindi pa kayo nag-develop na dalawa. may sa batas po kasi ng sa Dragons, bawal po magkainlaban. So, kailangan mong pigilin. Kailangan mong ilaban. Sayang, bagay pa naman kayo. Finish talaga, no? Pero kung sakali ba na masundan tong movie na to, na kumbaga more on kayo yung love team, tapos medyo rom-com naman yung dating, will you yeah, pwede. Balim niyo po sa nasugbo, sa upcoming. Work is work, so kukunin pa rin po talaga. Well, how do you find Kyle dito sa movie na to? Si Kyle, halos lahat po kasi ng scene sa amin, sobrang bigat po talaga, sobrang deep. Kailangan sobra yung emotion. Parang may scene ba tayo na medyo ano na? Wala eh. Kaya sobra yung pag-internal. Pero binigay nyo lahat dun sa isa na yun eh. Sobrang kailangan ng internalization. And it's a good thing na comfortable ako kay Kai. And kinakomment ko siya kasi nga, siya rin yung reason kung bakit mabilis ano malabas yung emotions kagad sa scene. Nagtutulungan po talaga kami. Lalo na po yung pag hindi po kami makaiyak sa isa't isa, nire-re-talk namin isa't isa. Yun, nakakaiyak kami, wala pa pong 3 minutes luha. Lalo na po yung scenes na nasa wheelchair po ako. Nasabit ko sa sabi ko nga dun sa scene niyo, grabe. Sabi ko may pinababawasan nga ako dun eh. Pero ewan ko hindi yata nabawas. Pero isa-isa abangan talaga dun sa eksena ninyo eh, na dalawa. Nag-MTRCB na pala. So tanongin naman natin tong tatlo bilang magkakapatid. Yan. Kasi parang nakita ko, parang kayo yung talagang madalasan sa eksena, di ba? So how was it? Bilang kayo yung magkakapatid dito, paano nyo win-work out yung relationship nyo para maging totoong magkakapatid kayo dito sa movie? We are very comfortable ako sa isa-isa. So it was very easy for us to mas flexible sa role kasi po syempre magkakaibigan na din sa lutong buhay kaya mas napadali po talaga. Mas ano po, hindi po naging mahirap sa amin. Ikaw ang panganay, no? Tapos kayo yung pangalawa, tapos punso. Hindi po naging mahirap sa amin yung bonding as magkakapatid kasi nga po, first na po kami in real life. At nagsama na po kami sa isang bubong na isang halos isang buwan. So parang totoo naging magkapatid, pero meron din pong mahirap na part, syempre yung awayan. Hindi naman po kami nag-aaway, so ang palaging nandoon, mainitin yung ulo ng isa, galit ako, nag-aaway, tas iyakan, so ang awkward minsan, pero pagtapos, andun pa rin yung bonding. How is it working with Janice De Belen? Kayo yung tatlong artista doon na talagang naka-eksena niya si Miss Janice eh, di ba? At may kanya-kanya kayong moment, di ba, with Janice? Ako po, kung magiging honest po, sobrang kinabahan po talaga ako. As in, first take pa lang po namin. Narinig na mo. Pero syempre, di ka po pinabahala ka. Pero ayun, sobrang galing niya po kasi, so madadala ka po talaga sa acting niya. Kaya sobrang thankful po ako na first movie po, and then siya po yung nanay po namin. Big star na po, so sobrang thankful. It really was a pleasure to work with her kasi syempre first movie tapos malaking artista yung mga manrakao tapos nanay ko pa tapos nung scene, may scene po kami na magaya pa pa so kinikiling ko kasi baldita po ako dun sa kanya so wala kaming sinayakap-yakap na hindi ko ang bango po nung Miss Janice as in like super higpit pa po nang yakap niya parang feel ko po yun pero po she pero naman may motherly ano talaga parang nanay ko po talaga, ganun. She is very kind po talaga and very calm lang po sa set. And pagtrabaho po talaga, seryoso. Okay. Yun nga po, yung nagdikit po yung mukha namin. Tapos nag-kiss-kiss yung mga luha namin. Sobrang bango ng ininga. As in, sobra. Pero inalalayan niya kami. Tinuturuan niya kami ng mga techniques. And then, kinakausap niya kami na huwag kabahan, ganyan-ganyan, ganito. Yan. May mga in-advise sila sa iyo. Yun yung act naturally. Yes, yes po. Yes. And then, dun sa simbahan, ito yung gawin mo. Yun.
Amen, na take one lang kami. And then, yun yung pinaka-favorite na scenes. Scene ko sa Sugat Sa Dugo. Share lang po namin. Yung scene po na nandun, lahat po kaming nanonood, tumiiyak. Totoo. Naiyak po. Wala kami mga tao na kami. Nag-video po kami dun sa gilid habang nagtitake po sila. So isa yun sa abangan, oh, oh. Na eksena dun, oh, sa ano. Parang yun yata yung acting ano pismo eh. Hindi ko rin po inakala na magagawa ko yun. Pero ang hirap ko pong mag, ano nun, magbitaw sa role na Jack. Pagtapos ng take, umiiyak pa din siya. 10 minutes ako umiiyak kasi ganun. Ayun, kailangan ko ko pong pag-aralan. Yung kailangan bumitaw sa character. Mm-hmm. Yung pala yung mas mahirap. Isa din sa mahirap na eksena ni ano. Ni Christa, ayan. So paano mo naman ginawa 'yon, yung bagay na 'yon? Kumbaga, kailangan mo bang manood ng mga eksenang ganon para magawa may eksena sa club? And how is it working with ano? Miss Charmaine, kasi ikaw yung naka-share mo niya doon. Sa club po muna. Sobrang hiyang-hiyap po ako nun, pero wala pong magagawa kasi yun po talaga yung role ko and kailangan ko po talagang gawin. Pero natawid ko naman po kasi yung tao po sa paligid namin, very respectful naman po sila kahit nakatupis ka, ganun. Bibigyan ka po ng towel pag wala na pong cam. So, ayun, okay naman po, natawid ko naman po yun. And then with Charmaine naman po, Miss Charmaine, sobrang thankful din po ako sa kanya kasi sobrang bait po niya. May isang scene po doon na tinulungan niya po kasi kailangan ko pong umiyak noon. Naiyak naman po kasi po yung camera nandito and nandito po yung tumutuloy yung ginawa ko. Paulit-ulit dito po. So ayun, sobrang kinausap niya po ako. Binigyan niya po ako ng tips, tricks. Kasi kapag iyak po, hindi naman po kailangan natural iyak lang. Kailangan may alam ka din pong technique kung kailan po bababa yung luha mo, gano'n. So, ano yung technique na yan? Yung hindi ko mag... Pasi si Nora Honor, ginawa kayo. Dahil kaliwa lang yung luluha. Parang ganyan. Dilat lang po. Tapos kung kailan alam mong puno na yung mata mo. Para mapupuwing na hindi yung magawa. So ayun, nakuha naman po namin with the help of Miss Charmaine. Sobrang bait niya po kasi kahit pa ulit-ulit na po kami, hindi pa rin po siya tumigil hanggat hindi ko po nakukuha or ano yung right emotion po. Sabi nila may potential ka daw na gumawa ng mga ganong movie. If given a chance ba, willing ka doon sa mga next project mo na medyo magpapasexy ng kaunti, parang ganyan. Okay lang po sexy, as long as wala pong papakita ng mga private part. Private part. Sexy lang po. Cookie na kailangan po talaga sa role. Why not? Okay. So ngayon, please invite them to watch. Ito, malapit na. Di ba? Finally, mapapanood na yung Sugat Sa Dugo. Iniimbitahan po namin kayong manood ng Sugat Sa Dugo in cinemas on September 28, 2022. And sana po ma-enjoy nyo and ma-appreciate po yung hard work namin dito. And matutunan nyo po yung mga lessons na gusto namin ipahatid sa inyo. At sino ka dito? Ako po si Mira Aquino as Daniela po. Hi guys! Sana mapanood nyo po ang Sugat Sa Dugo September 28 sa malapit na sinihan sa inyo. Ako po si Khai Flores. Ako po ay si Jack sa Sugat Sa Dugo. Sex worker. May ganun eh. Hello po, I'm Shira Tweg and my role is Anna, ang bunsong kapatid ni Jack at ni May. And I'm inviting you all to please support and watch Sugat Sa Dugo in cinemas this September 28, 2022. Hi guys! iniimbitahan ko po kayong lahat na manood ng Sugat Sa Dugo. Nako, September 28 na po yan. Madami po kayong papugulutang aral dito. And sana po supportahan niyo po kami mga baguhan sa industriya na ito. Huwag niyo po kami judge. Dahil first time po namin to and sana po ma-feel namin yung support and love niyo through watching the movie and supporting it. Ayun, maraming salamat po. September 28, cinemas. Ako po si Maydon!